Christmas na sa us, and yeah, ganda oh, ganda. Christmas spirit coming. Diba? Hello guys, so welcome back sa aking YouTube channel, and this is Otik. So ang gagawin natin ngayon ay sasagutin ulit natin yung mga katanungan ng aking mga subscriber. Ayan, shout out nga pala sa aking subscriber. Ayan, maraming salamat po, at patuloy po kayong nanonood ng aking videos. Ayan, maraming salamat po, at isa dyan si ano, si Lil Mimouse na nag-comment ngayon. Nag-comment siya kung may mai-adjust pa ba doon sa kanyang high-speed sewing machine, na sagad na yung ano tawag nito, yung speed control niya sagad na, at kumbaga may iba pa bang paraan para mapalaki yung hakbang ng kanyang high speed sewing machine. Lil Mimouse, ayan. So tapusin mo itong video nito. Ito yung mga remedyo ko doon kung paano palakihin, at iba pang solusyon doon sa problema mo tungkol sa speed control. So guys, tara. So ito na yung ating high speed sewing machine natin ulit. So yung tinutukoy mo na stitches, no? So sagad na ito. Ito sa akin kasi hanggang number 7. So hindi ko siya sinasagad. Ngayon, baka ang pagkaintindi ko dun sa tanong mo, ganito. Naisagad mo na siya. Kumbaga, na-pull mo na yung stitches niya. Ayan, no? O, wala na. Naisagad mo na. Pero yung hakbang niya dito sa yung tahi niya, ganun pa rin, kumbaga hindi nagbabago. Ngayon ang remedyo ko diyan, ganito. Ayan, so ito yung gagawin mo, Lil Mimouse, na remedyo doon sa tanong mo. So ito, nakikita mo to. Ito yung adjustan kung gusto mong itaas yung ngipin ng high speed sewing machine mo. So sa akin kasi nakataas na yan, no? Baka kasi hindi pa masyadong mataas yung ayan, kailan nakalabas yung ngipin, ayan, no? Parang 116 na nakalabas yung ngipin ng high speed sewing machine mo doon sa plato niya. So ito yung plato natin. So ito yung plato natin. Ayan, nakalabas yung ngipin ng 116. Ganun niya ang labas niya, no? 116. Tapos para may angat mo yan, so kailangan mo luwagan ito. Ayan, itong tornilyo to. Pag niluwagan mo, habang niluwagan mo yan, angat mo ito. Tapos higpitan mo tong tornilyo na to. Okay. So kung ganun pa rin ano, kung ganun pa rin ang takbo ng high speed sewing machine mo kahit mataas na 'tong ngipin. Ayan, ang gagawin mo ulit. Ito, may isa pang paraan diyan. Itong isang tornilyo na 'to. So ayan. So ito naman, kung gusto mong alam mo ganyan, 'di ba? Nakaganyan. Ang gawin mo, yung ayan. Ayan, pansin mo yung ganyan na ano, yung nakataas yung ayan, yung ngipin ng high speed sewing machine. Ayan, nakataas siya. Pero siguro yung sa'yo, hindi pa nakasagad dito sa dulo. So, kung itong
high-speed sewing machine mo, yung ngipin niya, ay naka-advance doon. So, konti lang yung hakbang niyan. Kailangan, isagad mo siya dito, no? Na hindi naman tatama doon sa bakal sa plato niya. So, ito yung plate niya. So, kailangan tumama yan. Para ma-adjust mo yan, luwagan mo itong tornilyo na to. Ayan, itong tornilyo na to. Kasi, ang ano nito, yung gawain nito is yung siya yung magdadala ng hakbang. Kumbaga, siya yung magkakayod ng tila natin, yung mga tinatahi natin. Siya yung hakbang, no? Ito na yung taas o kaya ibababa mo yung ngipin ng high-speed sewing machine. Ayan. So, pagkatapos noon, no, huwag mo munang patakbuhin yung high-speed sewing machine mo. Huwag mo siyang patakbuhin ng nakaandar yung umaandar yung ano yung motor. So, ang gawin mo ito, kamayin mo muna, no? Imano-mano nyo muna. Pag naramdaman mo na walang tumatama, ayan, ganyan, no, sa akin, kasi ayan, walang tumatama, di ba? Ganyan, naka-smooth lang yung takbo niya. Kasi, pag may naramdaman ka tumatama, adjust mo lang yung mga niluluwagan mo. Yung doon, or yung pagtaas ng ngipin. Kasi, baka sa sobrang taas ng ngipin, no, ayan, ayan siya. Baka sa sobrang taas, kasi, ayan, tumataas. Baka sa sobrang taas, tumatama na yung ngipin ng high-speed sewing machine mo dito sa plato. Ayan. Or, sa sobrang baba naman, tatama naman siya doon sa rotating. So, kailangan hindi siya tumatama doon sa dalawa, sa plato or sa rotating. Kailangan, ano lang siya, kumbaga, hindi siya tatama doon. Ayan, nakaganyan siya. Ito, yung tornilyo kasi, ayan yung tornilyo doon. Ito. Yung tornilyo kasi dito. Itong tornilyo na to. Ito yung hakbang. Kumbaga, ito yung stitches niya. No? Itong isa naman. Ito yung pangpaangat. Kumbaga, iangat mo yung ngipin ng high-speed sewing machine mo. Ayan. So, halimbawa, okay na yon, no? Halimbawa, nahigpitan mo na, okay naman siya, at ganun pa rin yung sistema, no? Kumbaga, hindi pa rin lumalaki yung stitches mo, yung hakbang ng karayom. Ang gawin mo, yung dito, ayan, yung dito, baka kasi lumagpas na sa limit yung pag-adjust nito ng ano mo, ng speed control. So, ang gawin mo, ibaba mo siya ng konti, ganyan. Then, ibalik mo sa dati. Ayan. Baka kasi, lumuwag na yung, kumbaga, hindi na kumapit yung speed control mo doon sa backing mo. Kaya, hindi siya nagbabago yung stitches ng high-speed sewing machine mo. Kasi, kung hindi na ito umaabot doon sa backing mo, kumbaga maglo-lose na rin siya ng stitches niya yung high-speed sewing machine mo. So, yun lang Lil Mimouse, ayan. Maraming salamat sa pag-comment mo at sa iba pa dyan na gustong malaman kung paano ayusin yung kanilang mga sewing machine. Ayan.